Hello there guys! Welcome back to our channel and welcome here at Royal Garden or Bougainvillea Flower Garden as per DTI registration. Okay, for today's video, samahan nyo naman po akong mag-graft. Ayan, grafting po ulit ang gagawin natin ngayon pero ibang paraan po ng pag-graft. Alam ko po na magiging interesado kayo dito, kaya tara, samahan ninyo ko doon sa RS na ating igagraft. Ayan, ito po yung RS na ating igagraft ngayon. Bougainvillea rin po ito, puno rin po ito ng bougainvillea. Kung sa mga nagtatanong po, ano daw pong puno yung ginagamit ko or ginagrapan ko, bougainvillea rin po. Puro bougainvillea po dahil hindi naman po tutubo yan mga ating mga bougainvillea na sayon kung hindi bougainvillea yung ating RS. Ayan, kung natatandaan nyo po, itong ating RS na to na nilagay sa bonsai pot ay na-vlog din natin about 3 weeks ago. So 3 weeks ago, actually 2 weeks lang, pwede na siyang i-graft. Hindi ko lang po nagawa agad dahil marami pa po tayong mga puno dito na ginagraft. Kaya medyo natagalan, pero 2 weeks lang sana yung itsura niya ay pwede na siyang i-graft. Mula nung mailipat natin siya dito. So meron tayong video or vlog nung ilipat natin siya dito sa bonsai pot. So eto na nga po siya ngayon. Kahapon po ay nasimulan ko na siya. Ang una ko pong, ayan, yung pong mga nakasupot na yan, ay nagrab ko na kahapon ng foxtail at saka 21 jewels. Ngayon naman po yung bandang itaas, hinintuan ko dahil gusto kong mga small brocks naman po ang isama sa kanya. Ayan. Tapos, doon sa sanga niya na pag ganyan, gusto ko naman pong salagyan ng mga big brocks. Ayan, first time ko pong parang mag-experiment or mag-explore na gumamit ng different variety with different characteristics. Kasi po, usually pag nag-graft ako, pinagsasama-sama ko po yung mga small brocks like Brisa, Kayata, Mini Formosa, yung mga ganun po, mga Mylobatic, Coffee. Ayan, puro yung maliliit po yung kanyang bulaklak. Ayan po yung mga pinagsasama-sama ko. Tapos po, doon sa mga big brocks namang tinatawag, yung mga malalaki po, yung bulaklak. Katulad ng Red Carmen, Elizabeth Angus, yung King Opal, Flame Opal, yung mga ganun po. Yun yung po yung mga malalaki ang brocks. Tapos, iba pa po yung 21 jewels, tsaka yung foxtail na pinagsasama-sama ko na variety, ganun. So, ngayon po, gagawa ako ng may foxtail at 21 jewels, may big brocks, and then may small brocks. Ito na nga po yung plano kong gawin. Ayan. Tara po at samahan ninyo ako. Total meron ng 21 jewels, tsaka foxtail. Ang kukunin po natin ngayon ay mga small brocks. Tara po at samahan nyo akong manguha ng sayon na gagamitin dito. Ayan, dito po sa parte na to, tayo kukuha ng Brisa. Ito po yung ginraft ko dati, pero dahil nasa side na po siya ng father, hindi naman siya nahahanginan, hindi ko po siya tinrim. Kasi plano ko po talagang gawin siyang mother plant. So, may Brisa red po dyan, kukunin po natin. Haba na po siya. Brisa red. Ayan po, Brisa red. So, ayan po yung igagrap natin isa. And then, kukuha pa tayo ng Kayata. Ayan, dito naman po sa part na to, ay meron ako nakagrap dito na mahaba ng Mylobatic. So, kukuha rin po tayo doon. Ayan, Mylobatic. Batik.
Ayan, dito naman po sa bukid ay kasalukuyang may nagdidilig. Hahanapin naman po natin dito yung kayata. Alam ko nandito yung kayata ko eh. Teka po at hahanapin ko. Ayan, ito po inakuha kong kayata. Maliit na yung ating kayata. Kakukuha ko. Ayan lang. So, mga apat na sayon lang ng kayata. Yung makukuha natin. Tapos po, after natin manguha, aanoy naman natin ngayon. Aalilinisan. Itong ating kinuhang kayata. Yung sayon na gagamitin natin dito. Ayan. Ako po, sa pag-grab, pinipili ko lang po itong yung parang dark, yung pagiging green. Hindi naman po brown na brown. Mahirap naman po tumubo pag masyadong magulang. So, itong hindi pa masyadong brown, pero hindi naman malambot na pagka-green. Ito po kasi yung parang mahirap patubuin yung ito, yung bandang mura na to. So, pag ganyan, maliit lang yung sanga, pwede siyang tipirin. Dahil maliit lang po yung nakuha natin. So, ganito na lang po ang kukunin ko. Total, ano naman po yung variety na to? Masinsin yung nodes, maliliit ang pagitan. So, kahit dito ko siya i-cut, maikli lang, marami naman siyang nodes na natira. So, ayan. Tapos, ayan. So, nakadalawa pa rin tayo. Ito pa isa natin nakuhang kayata. Ayan, minsan po pag tinatamad ako mag-vlog, tapos meron po nagpupunta dito, nagwo-walk-in, na sinasabi po ay lagi silang nanonood ng vlog, keep on vlogging, may mga comment po na ganun din. Ayan, bumabalik ako sa pagba-vlog. Ayan, ulit, marami naman pong nodes na matitira dito. Meron po kasi mga variety na malalaki yung pagitan ng nodes. So, dapat habaan natin ang cut. Eh, since ito naman po, maliliit yung pagitan ng nodes. So, pwede na po na ganyan. Or dito. Yan, marami naman po natirang nodes, oh. Dito, oh, ang dami. Tapos, ito. Yan. So, meron tayong nakuha ang apat na sayo ng kayata. So, dito naman po, sa Milo Batik. Ang Milo Batik, ang tapang ng mga tinik. Ayan. Yung iba po sabi, paulit-ulit kong pinapanood yung isang video. Pag nagustuhan po nila yung video, paulit-ulit nilang pinapanood. So, ayan. Let's continue vlogging. Minsan lang namamahinga, pero babalik din. Ayan. Dito natin ko ikakat dahil, tingnan nyo po. Ayan. Ito yung nodes niya, ito yung node, tapos ito yung susunod, tapos ang haba ng pagitan, tapos node ulit. Kung dito natin siya ikakat, tapos lalagyan pa natin dito ng patulis, V-shape pa natin, makakain na yung dalawang nodes na to. So, ang matitira na lang, dalawa. So, kung dito natin kakat, masisira natin yung dalawang nodes, wala nang nodes na matitira, natutubuan ng sprout. So, dapat pagka-cut po ninyo, nilalagyan nyo ng allowance.
Kumbaga, tansyado mo na kung ilan ang matitira before mo ikat yung scion. At least, ano, dapat 2 to 3 nodes ang matitira. 2 to 3 nodes. Ayan. Pag binishape natin, masisira itong isang node na to. So, ang matitira na lang ay 2 nodes. Ay, kabayo. Ayan. Ayan, ganun din. Pag bini natin to, ito aabot pa eh. So, 3 nodes ang matitira. Ayan. Kahit green po si Milo Batik, basta matigas siya, kahit green siya, basta matigas, okay siya. Mabilis pong ano, buhayin si Milo Batik. Ayan. Naka 5 tayo ng scion kay Milo Batik. Ito, wag na to kasi malambot na po eh. So, wag na to. Ayan. Kay Brisa naman. Ayan. Oh, so, pagkakinat natin dito, pag binishape, masisira yung isang node. So, dapat dito natin ikat para may matira pang dalawang node. Kapag tatlo kasi tinira natin, maliit na yung pagitan niya doon sa susunod na node. So, kung kakat mo dito, alanganin. So, dito na lang. Doon sa lugar na malaki yung pagitan nung dalawang nodes. Yan, dyan tayo. Bakit dyan? Kasi pag kinat po natin dito, tapos natuyo ito, maring matuyo hanggang dito, hindi pa madadamage yung last node. Ayan, meron pang allowance. Hindi basta-basta madadamage yung last node. Kasi syempre, nakat po dito, matutuyo po yan. So, dapat po, huwag tayo magkakat ng sagad doon sa nodes. Kasi pagka na natuyo yan, madadama yung nodes. So, walang tutubo. So, dito naman, bakit dito? Sa gitna. Kasi, ibibikat po natin to, masisira na yung isang node na to. So, mula dyan, ayan, papagitan tayo. So, maraming reason, maraming kaartihan, maraming dahilan in every moves. Sabi ko nga po, kung gusto nyong mabuhay o gumanda yung grafted nyo, sumunod lang po kayo sa mga instruction, sa mga tips. Ngayon, kung kaya nyo naman mag-isa na, okay lang. Ito naman pong ginagawa ko ay dagdag lang sa maaaring alam nyo na or doon sa hindi pa marunong para malaman kung paano gagawin. Ayan. Mayroon po kasing kanya-kanyang paraan ng pag-graph kung paano mabubuhay. So, para-paraan po yan. Kung may sarili na po kayong paraan, try nyo pa rin po kung may mapupulot kayo dito sa vlog ko. Kung perfect na naman yung ginagawa ninyo, okay lang. Huwag nyo na pong baguhin kasi ba't mag-experiment ka pa kung okay naman yung gawa mo. Baka mamaya sumablay, sayang pa yung mga sayon mo. Kung okay naman na yung gawa mo eh. Ayan. This time po, medyo malaki yung sanga ni Brisa Red. Parang mahirap po siyang gamitin lalo na kung maliit yung sanga na paglalagyan mo. So, dapat po, yung pinanggagrap natin, hindi kalakihan yung sanga. Hindi rin naman masyadong maliit. Yan. Itira na po natin yung tong side na to, yung part na to, kasi ano na siya, malambot na. So, naka 6 tayo na Brisa Red. Ayan, medyo mataas po yung ating sanga na gagawin. Kaya, tapak tayo sa silya. Oops. Ayan, lalagarian natin para lumitaw yung bahagi na fresh. Ayan, sa case po na to, tingnan nyo, malaki pa yung bahagi niya na may orange. So, wag natin i-grab yon dahil yon ay malapit na ang matuyo.
Ayan. Nice one. Diyan po tayo. Sa ganyan. Ayan, tingnan nyo pong mabuti ang aking gagawin. Ayan, nilinisan po yung parte na gilid lang po, yung mga ano lang. Yung mga parteng ikagrap mo. Or kung saan ka mag-i-insert ng sayon, yun lang po yung nilinisan. Hindi na po the whole na loob nung sanga na to, hindi na po kailangan linisan. Dito lang po sa mga side, kasi yung lagari na ginamit natin may kalawang, tapos dito ka mag-i-insert ng sayon. Kaya ito lang po yung importante na dapat nating malinisan. Tingnan nyo po at compare po dun sa last vlog natin. Iba po yung paraan na gagawin ko dito. Kaya, ayan, pag-aralan po natin mabuti. Remember na huwag maglalagay ng kamay dito sa portion na to na kung saan tatamaan ng blade or ng cutter kapag sumablay sa sanga. Kita niya, maluwag lang siyang nakakabuka. Pasensya na po sa itsura ng kamay ko. Ganyan po ang kamay ng laging nag-grab. Hindi po kagandahan. Hindi tayo nagpapamanicure. Hindi tayo nagcutics. Ayan. Meron nga po palang mga nagpapashoutout. Teka lang at tingnan natin sa isang phone natin para ma-shoutout natin siya. Lalo na po si Kuya Nards. Ayan, si Kuya Nards laging nagko-comment sa ating vlog. At i-shout out daw po ulit siya. Yan. So, naka-apat po tayo. Diba? Naka-apat tayo. Basta gano'n po kakapal. Ang tanong, gano'n kakapal? Ang cut. Basta po ganyan, no? Basta naibubukan nyo. Naibubukan nyo. Okay na yan. Ayan. Si kay Kuya Nards Garden Ideas. Kuya Nards Garden Ideas. Meron din po siyang channel. Nagbablog din siya about different halaman po yata, ang different plots po ang kanyang binablog. Shout out po ulit sa iyo, Kuya Nards Garden Ideas. And kay Ma'am Chelly's Art. Chelly's Art, meron din yata siyang vlog or may channel din siya. Chelly's Art, ayan, new subscriber here. Salamat sa mga tips. Pa-shout out po. More power sa channel niyo po. Ayan, shout out sa iyo, Ma'am Chelly's Art. Dapat pala gumagawa ako ng listahan ng mga nagpapa-shout out. 'Yun lang yata 'yung naka-save sa phone ko. Wala na. Parang tatlo 'yung natandaan ko nagpapa-shout out, hindi ko na-save 'yung isa. So, kukuha na po tayo ng sayon. Imi-mix po natin para magkaroon tayo ng magandang mixture. Dalawang kayata, dalawang brisa, dalawang Milo, and ano pa ba? Basta tigda dalawa doon sa kinuha natin. Tig dalawa. Ano, irerepat mo na ba? Ha? O, yung square pot na lang na ganito or meron pa ba tayong wala na tayong kulay red, di ba? Meron dito, malaki
Hindi pwede yun, alanganin. Square pot na lang. Ayan po. Oo, eh yung itaas. Itantyahin nyo kung gaano kataas yung di sasayad sa sanga. Then, ayan. Then, i-insert po natin siya sa side. Ayan. Kung yung nakaraan, tusok ang ginagawa natin. Ginawa natin tusok. Ngayon naman po, biniyak and then, in-insert sa magkabilang dulo. It is very important for this strategy na yung sa isang biyak, magkabilang dulo mo i-insert ng sayon, dapat yung sayon mo ay pareho ng size. Kasi pag hindi po, magiging nakabuka yung isang side. Kapag doon sa parte na maliit yung sayon, magiging nakabuka yun. Hindi magko-close mabuti. So, dapat po pareho ng size. Halos pareho. Halos magkasinlaki. Yan po. Tingnan nyo pong mabuti kung paano ko ini-insert at saka ko saan lugar. Ayan, kung maliit itong isang sayo na ginamit ko, doon sa kabila po, maliit lang din ang gagamitin mo. Para equal po yung kanilang size. May ugat na ba? May ugat na? Konti lang? Sige. Ayan po. Halos magkasinlaki sila. Ayan. Nakikita po bang mabuti? Yung pagkakalipat nyo kanina, nagalaw na naman, kaya nalanta. Hindi naman dati nalalanta ng ganyan yan. Nagalaw. Kapag gumagalaw kayo ng grafted, iniingatan nyo. Oo. Lanta na po ma'am talaga. Lanta na talaga? Naturo ko sa'yo kanina, hindi naman ganyan kalanta eh. Lanta siya, may party siyang nalalanta, pero hindi ganyan. Oo. Binati ko pa nga po bago namin ilipat. Hindi ganyan kalanta. Hindi nagalaw nga. Basta nagalaw yung puno, siguradong malalanta. So, dapat ingat or talian before galawin. Ang hirap kayang bumuhay. Tapos, yung time mo pa sa paggawa. Kaya nga, nagalaw din yan. Yung pagkakalipat mo. Basta nagalaw yung puno, magkakaganyan. Kaya, dapat bago galawin. Pagyalang din po, kasi yung nakatintil pa lang. Ganun talaga. Mahirap magpatubo, tapos yung time mo pa sa pag-grab, kaya dapat iingatan. Once na ginalaw mo, siguraduhin mong hindi gagalaw yung puno, matatanggal sa paso niya. Kasi once na natanggal yan sa paso niya, malalantay pagkakagrab. Buti nga kung makaka-recover pa, okay. Paano kung hindi? Ngayon po, alalagyan naman natin siya ng grafting tape. Sa mga magtatry pa lang, magtatanong, saan nakakabili ng grafting tape or ano ibang pwedeng gamitin kung walang grafting tape, pwede po kayong gumamit ng plastic ng ice candy, plastic ng yelo, gupitin lang. Pwede rin po yung iba masking tape, yung iba electrical tape, kung ano yung posible na pwedeng magpakapit sa kanya. Ilang ikot po? Noong una pa lang ako, nagtatanong din ako, bakit yung iba nakikita ko, maraming ikot, yung iba, konting ikot lang. So, nasa gumagawa po yan kung ilang ikot ang gusto niya. Kung feeling niya ay masikip na yung napagdikit na niyang mabuti, yung sayon at saka yung balat ng RS, feeling niya ay masikip na, okay na yon. So, walang definite na bilang.
Yan, ako ganyan po binubuhol ko. Yan. Tapos may tinitira ako na ganito, may excess. Para pagka po kasi tubo na at kailangan ng alisin yung graft, hahatakin ko lang to, makakat na doon. Hindi po masusugatan yung pinakabalat niya. Tapos, anong plastic po na size ang gamit nyo? Wala po akong definite na size. Depende lang po sa size ng sanga kung anong size ang kakasya sa kanya. Minsan maliit, minsan malaki. Kahit po supot na labo, pwede nyo gamitin. Pwede supot ng ice candy, supot ng yellow, kahit anong klase pwede. Basta't makukulong siya o masisealed siya. Tapos ang ginamit ko rin po, yung tie. Yung pantali, pwede rin puntali na straw, pwede rin. Kahit po ano, hindi po maselan. Ang maselan lang po dito, yung pagkakadugtong, yung sayon mo at saka nung RS, yun lang yung maselan. Pero sa gamit, kahit ano, pwede na. Eh since, nasa bilad po ito, naaarawan, kaya gagamit tayo ng supot na papel. Lalagyan po natin siya ng supot na papel kasi naaarawan siya. Pero kung hindi siya naaarawan, no need na maglagay ng supot na papel. Or, kung gusto mo, ikaw lang nakakakita, kahit di naaarawan, lagyan mo supot na papel para secret, ganon. Ayan. Okay na po, tapos na ibang sanga. Ngayon, gagawin ko naman yung iba pa. So that's all for today's vlog. Ayan, hope may natutuhan kayo or may nadagdag sa inyong kaalaman sa ginawa nating pagka-graph. Ayan, natapos ko na siya. Nakapapel siya, nakasupot siya ng papel dahil nasa araw siya, nasa sunlight, nasa full sunlight. Actually, partially shaded lang yung place niya. Pero mas maganda pa rin na may supot siya ng papel para may protection siya sa sobrang init. Para hindi matuyo agad yung sayon na inilagay natin. So, thank you so much for watching. At thank you rin po sa mga nag-comment ng maganda para sa video natin. Thank you so much po sa lahat na nai-inspire dahil sa mga ginagawa natin. And thank you so much po sa lahat ng nakasubscribe na at magsasubscribe pa lang dito sa ating YouTube channel. And thank you so much po sa lahat ng nanonood dito sa ating mga vlogs. Okay, see you next vlog! Thanks for watching!